Question of the day, paano gumamit ng torque wrench? Ito yung mga torque wrench na ginagamit ko. Flyman na 1/2, 28 to 210 Newton meters. Tapos Flytek na 1/4, 5 to 25 Newton meters naman. Ito yung mga values ng torque para may set mo siya. Depende sa kung anong torque spec nung ihigpitan mo na bolt or nut. Ngayon syempre, make sure na properly calibrated yung mga torque wrench nyo. Siguro gawin ko na lang ng separate vlog yon. Kung paano mag-check yung calibration nya. Tapos kung paano siya i-adjust yung calibration mismo. Gawin nating samples itong sa CVT ni Honda Click. Itong 22mm na ito is 59 Newton meters ang torque. Ito namang sa clutch bell is 49 Newton meters. First step bago ko siya gamitin is in-exercise ko muna yung torque range niya. Dapat maluwag tong panglock niya sa ilalim. Tapos iset natin siya ng hanggang dulo para malubricate lahat yung mga internal parts. Meron kasi niyang lubrication sa loob. So set natin ang 210 to. Yung 210 Newton meters, nakatapat na siya dito sa zero. So ang settings ito ngayon is 210 Newton meters. After natin masagad, ibalik naman natin. Tapos make sure na maluwag to. Kasi pag medyo masikip to, hindi yan babalik. Balik natin sa lowest value niya na 28 Newton meters. Yung lowest value niya na 28 Newton meters, tinapat natin siya dito sa zero. Meron naman yung mga numbers para malaman nyo kung saan itatapat. Ngayon, iset naman natin siya sa 59 Newton meters. Pinakamalapit is 56. Yan, 56 Newton meters. Tapos dito yung pinaka-arrow niya. Ayan, dyan. Dito sa may bandang to. Tapat na yan. So, lagay natin dyan yung 0 sa 56 Newton meters. Ayan, yung 0 is nakatapat dun sa arrow ng 56 Newton meters. Para maset natin siya ng 59, dagdagan natin ang tatlong guhit. So, adjust natin. 57, 58, 59 Newton meters. Tapat nyo lang lagi dun sa mismong guhit. Naset na natin ang 59, higpitan naman natin to. Dapat mahigpit to. Para hindi siya gagalaw. Gamit naman tayo ng 1/2 socket kasi nga 1/2 ito. Tapos 22mm yung size. Pag higpit, dito natin siya hawakan. Iwasan natin magalaw natin tong panglock niya kasi magbabago nga yung torque. Higpitan lang natin. Kapag tumunog na yung click na sound, ibig sabihin na-reach na natin yung sinet natin na torque. Ngayon, iset naman natin siya ng 49 Newton meters para naman dun sa 19mm na clutch bell nut. Nakaset ulit tayo sa lowest settings niya, which is 28 Newton meters. Yan, 28. Yung arrow niya is nakatapat sa 0. Hanapin naman natin yung pinakamalapit sa 49. Itong 42 Newton meters. Tapat naman natin yung 0 sa may arrow ng 42. Yung arrow ng 0 is nakatapat dun sa dulo ng arrow ng 42 Newton meters. Dagdagan natin siya ng 7 para makuha natin yung 49. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Newton meters. Tapos sigpitan ulit natin tong panglock niya sa ilalim. 19mm socket. Tapos sigpitan natin. After natin siyang gamitin, syempre luwagan natin to. Ito pag sobrang higpit, pwede niyang gamitan ng plyes na may basahan para matanggal niya siya. Tapos ibabalik natin siya palagi sa lowest settings niya, which is 28 Newton meters. So 28 Newton meters, nakatapat yung 0. Tapos hayaan lang natin na nakalusi itong panglock niya. Tapos ito, huwag niyo rin gagamitin pang luwag. Pang higpit lang talaga ito, itong torque wrench. Tago na natin siya dito sa kanyang lalagyan. Flyman. 28 to 210 Newton meters. Gamitin naman natin itong maliit kong torque wrench para dito sa CVT cover bolts. Para sa tanda niya kaya ng ginawa natin kanina, i-exercise muna natin siya. So from 5 Newton meters, sagad natin siya sa 25. Tapos dapat laging maluwag to. Yung arrow ng 25 Newton meters, nakatapat na siya sa 0. Balik naman natin siya sa 5 Newton meters. Yan, nasa lowest settings na siya, yung 0 is nakatapat sa arrow nung 5 Newton meters. Ang sineset ko naman torque values nito ay 7 Newton meters lang. At yung 0, tapat natin dun sa arrow ng 7 Newton meters. Yan, 0, 7. Tapos sigpitan natin itong panglock. Gamit tayo nitong 1/4 to 1/2 na adapter. 8mm deep socket. Ganun din, dito ang hawak, iwasang magalaw ito. 7 Newton meters. 7. 7. 7. 7.
7 Newton meters. I-torque din natin to, 7 Newton meters din mga Allen. At ano niyang ginagamit ko sa kanya? 1/2 na female adapter. 7 After natin magamit, luga natin to. Minsan mahigpit to, plies talaga minsan na may basahan. Tapos balik natin siya sa lowest settings, 5 Newton meters. Kung halimbawa pala, ang kailangan natin is 8 Newton meters, so nasa pagitan siya ng 7 at 9. Ang value naman ito per guhit is 0.1. 7.1, 7.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 8 Newton meters. Nasa gitna siya nung 7 at 9. Flytek Adjustable Torque Wrench, 5 to 25 Newton meters. Yung mga torque specs pala ng mga motor, depende yan sa unit. So, meron yan sa mga kasa mismo. Pwede kayong makiusap sa mga kasa kung pwedeng masilip yung torque specs nila. Tapos, picturean nyo na lang. Meron akong torque specs ng Honda Beat, Honda Click, tsaka ADB 160. Lagay ko yung link na sa description. Tsaka itong mga torque wrench na ginamit natin.